Welcome po sa Namit Bicol TV. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng napakasarap na ginataang dahon ng gabi. O mas kilala ito sa tawag na laing. Tara, let's get it on! Ito ang ating gagamiting mga ingredients. Una ay maglalagay tayo ng pansaog na baboy. Pinaliliit ko lang yung hiwa nito. Gagamit din tayo ng sibuyas, ng bawang, ng luya, siling labuyo, siling haba, ng alamang, ng tanglad o lemongrass, ng nyog, at syempre, ng dahon ng gabi. Itong gagamitin ko ay medyo lantana at hinimay ko na rin para madali itong makain mamaya pagluto na. Maglalagay din ako ng tirang smoke bangus. Ngunit ito ay optional lamang. Pwede din kayo gumamit ng tinapa. Ngayon ay uumpisan ko na i-chop itong ating gagamiting mga ingredients. Uumpisan ko na dito sa bawang. Tara! Did you see that? Wow! Itong luya ay binalatan ko lamang. Hindi ko na ito hihiwain. Dudurugin ko na lang ito. Kung hindi pa kayo marunong magata, ay pwede nyo panoorin kung paano ito gawin sa nauna kong recipe ng Bicol Express. Ito ay isang basong tubig sa unang pagata at isa't kalahati naman sa pangalawa. Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin dito sa tanglad. Wow! Una ay tatanggalin lang muna natin itong dulo. Ang susunod naman natin gagawin ay hahawakan nyo lang itong dahon at ipapaikot-ikot at itatali nyo yung dulo para hindi ito matanggal. Pagtapos ay tatanggalin ko na lang itong mga sobra. Wow! Ang susunod naman natin gawin ay pipit-pitin natin ito para lumabas yung mga katas. Ngayon naman ay hihimayin natin itong pansahog na isda. Hindi ko na masyado paliliitin ang pagkakahimay para buo-buo pa rin natin itong makain mamaya pagkaluto. Wow! Dapat din nating siguraduhin na walang tinik ang ating isda. Tara, umpisa na natin. Ang una nating gagawin ay papainitin muna ang kawali at pag mainit na ay maglalagay na tayo ng mantika. Pagtapos ay magigisa na tayo. Kapag golden brown ang ating bawang, ay maglalagay na tayo ng pansahog na baboy. Isasabay ko lang itong baboy sa pag-isa at gagawin ko ito ng mga 5 to 10 minutes o kapag naging kulay brown na ito. Wow! A few moments later. Ayan, naging kulay brown ang ating baboy. Ngayon ay papatayin ko muna ang ating stove dahil maglalagay na tayo ng gata. Sa puntong ito ay ilalagay ko na rin itong tanglad. Pagkalagay ng gata ay bubuksan ko na ulit ang stove at ilalagay ito sa medium fire. Pagtapos ay hahalu-aluin lang natin ito hanggat sa ito ay kumulo. Kaya natin ito gagawin ay para hindi mamuo ang ating gata
Ito din ang rason kung bakit pinatay muna natin kanina ang stove bago ito ilagay. Wow! At inaantay na kumulo, ay ilalagay na natin itong alamang. Hoy, hoy, buloy, nasaan ka man? Hindi mo ba alam na macho ka? Ngayon naman ay maglalagay na ako ng paminta. At itutuloy ko lang ulit ang paghalo hanggang sa kumulo ito. Ayan! Kumukulo na. Sa puntong ito ay hihinaan ko ng apoy. Ilalagay ko ito sa gitna ng low to medium fire. Wow! Bago natin ilagay ang dahon ng gabi, ay tatanggalin muna natin itong tanglad. Pero huwag niyo muna itong itatapon dahil pipigaan natin ito mamaya pag medyo lumamig na. Ngayon naman ay ilalagay na natin itong ating dahon ng gabi. Ilulublog ko lang ito sa gata para madali itong maluto. Ito ay tatagal ng mga 20 minutes o kaya naman ay pag nakita nyo nang lumabas ang mantika ng gata. Mapapansin nyo din na malambot na ang dahon ng gabi. Wow! Pwede rin natin ito haluin paminsan-minsan para hindi dumikit sa kawali. Kapag malamig na ang tinanggal nating tanglad, ay pipigyan na natin ito. Isasabay natin ang gata sa ating niluluto. Pagkaraan ng 5 minuto matapos nating ilagay ang dahon ng gabi, ay ilalagay naman natin itong siling labuyo. Masihinaan ko din ang ating apoy. Ilalagay ko ito sa low fire. Wow! Ngayon naman ay ilalagay ko na itong pangsahog na paritong isda. Kaya ko ito hindi nilagay agad kanina ay para hindi ito madurog. Maglalagay din ako ng isang kutsarang asukal dahil mas masarap ang ating lain kapag ito ay medyo matamis. Pagkaraan ng 10 minuto, ay ilalagay ko naman na itong ating siling haba. Pwede rin kayo maglagay ng kaunting asin pag sa tingin nyo ay kulang pa ito sa alat. A few moments later. Ayan! Luto na ang ating special laing. I-serve na natin. Ano pang hinihintay nyo?